simbahan o anuman ang pananampalataya mo, mga naglalayong maglara ng pagbabagong mga aktivista, lahat yan mangyayari lamang sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang pamilya, sa buhay ng isang komunidad. Kung yan ay manggagaling mismo sa bawat tao, sa bawat mamamayan. Nakita po namin yan at yan ay isang nais naming patunayan at nais naming ipahayag na ang bawat mamamayan, lalong-lalo na yung akala natin walang maibibigay na pagbabago sapagkat sila ay mahirap, walang kapangyarihan, sila ay lugmok sa kahirapan at ang iba pa pinagdududahan na sila ay masasamang tao, napakita po ng aming mga kasamahan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kasama sila sa Sustainable Livelihood Program at sa National Community Driven Development Program, napakita po nila bawat isang pamilya, bawat isang bata, bawat isang nanay at tatay may kwento ng pagbabago. Kaya't nais naming bigyang daan, hindi lang sila, pero yung mga nakasalamuhan nila, mga nakilala nila, mga taong tumulong sa kanila dagdag sa tulong na naibigay ng pamahalaan, na ikwento ito. Sapagkat kung minsan maiisip natin, kung atin lang pakikinggan ang radyo, manonood sa TV, lalo na sa balita, magbabasa ng mga dyaryo, parang napakadami ng negativismo or negativism na hindi mo marinig yung boses ng mga mamamayang nagbago. Boses ng mamamayang tinulungan ang sarili para tumayo sila. Boses ng mga bata na nagbago at hindi na nagrarabi, hindi po natin narinig yun. Hindi natin narinig ang kwento. Kaya nais po namin ilabas itong kampanyang ito para ang bawat isa sa atin may alam ng pagbabago o tayo mismo ay nagbago, mailagay ang kwento ninyo, kwento nila, kwento ng pamilya at ng pamayanan. Dahil kailangan nating marinig at kilalanin ang kanilang isinagawang pagkilos. Kasi ang pagbabago nila ay pagbabago hindi lamang ng pamilya at ng komunidad. Pagbabago yan ng lipunan. At hindi gustong sabihin ito, lalong-lalo na sa panahong ito, sapagkat ang Pasko, palagi natin sinasabi na bibigay ng pagkakataong alalahanin na mayroong pag-asa. At sa akin, diyan ko hinuhugot ang lakas ng loob ko. Ang kwento ng pagbabago ng maraming mamamayan, tulad ni Angelo, tulad ni Aling Estelita, at tulad ni Aling Brenda. Sapagkat kung hindi po nila ginusto, kahit anong tulong na ibigay ng kahit sino, pamahalaan, privado sektor o NGO, hindi po naman magbabago talaga. Sila mismo ang nagdala ng pagbabago at yan ang gusto namin bigyang daan. Yan ang gusto naming palakasin. Ang boses ng mga ordinaryong mamamayan na kusang binabago ang sarili, pamilya at pamayanan na dapat nating kilalanin at sana tulad ko, makahugot ang ating mga kababayan ng lakas na ituloy ang daang matuwid, ang pagbabago sa lipunan, ang pakikipagkapwa-tao, ang pagbigay sa mga nangangailangan. Kahit na mahirap, kahit na pinabatikos, kahit na sinasabing hindi totoo yan, ang magpapatotoo na kaya ng mamamayang magbago ay ang mamamayang mismo.